Gusto mo din bang magpapayat? Bakit kaya ganun? Masarap kumain pero kapag sumobra ay nakakataba. Mahirap naman magpigil kumain lalo na kapag masasarap ang nakikita o ihinahain. Alam nyo bang marami ang porsigidong magpapayat? Ginagawa ang pagpapapawis at lahat na ng effort ay ibinigay na nila. Pero bakit parang wala pa ding nangyayari? Nasa katawan pa din ang taba at ayaw kang iwanan. May mga dahilan kung bakit nananatili pa din ang taba sa katawan natin. Pero sa topic natin ngayon, ay bibigyan ko kayo ng mga pagkain na maaari mong kainin syempre para mabawasan ang iyong timbang. I'm Isten G. Simulan na natin. Suka. Ang suka ay kayang puksain ng mga nagdudulot ng sakit tulad ng pathogens at bacteria. Kadalasan itong ginagamit bilang panlinis sa buhok, balat at ngipin at panlinis ng gamit. Lunas din sa mga sakit katulad ng nail fungus, lice, warts at ear infection. Ayon sa pag-aaral, ang suka ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang dahil ang lasa nito ay nakakaumay at nakakatulong mabawasan ang kalori sa katawan. Nakakapagpababa din ito ng blood sugar levels at insulin levels. Paalala, ang sobrang paggamit nito ay nakakasama dahil pinapahina nito ang dental enamel na nagiging dahilan ng pagkawala ng mineral sa ngipin at pagkakaroon ng tooth decay. Ang enamel ay parte ng ngipin na binubuo ng mineral substance para protektahan ang mga ngipin. Beans. Ang beans ay pinapanatili ang antas ng kolesterol sa dugo at lubhang kapaki-pakinabang para sa mga vessels ng puso at dugo at pinipigilan ang pagdating ng mga panganib sa utak. Ang balat nito ay nakakatulong sa paggamot ng paninigas ng dumi, tumutulong upang alisin ang labis na pigment ng katawan, lalo na ang freckles. Ang bulaklak nito ay ginagamit upang madagdagan ang pag-ihi. Ang sobrang pagkonsumo ng beans ay di maganda sa katawan. Ito ay isang legume na naglalaman ng isang mataas na porsyento ng protein. Ang sobrang pagkain nito ay humahantong sa gout, kaya inirerekomenda na i-moderate ang pagkonsumo nito. Saging. Ang hinog na saging ay mayaman sa fiber na kung tawagin ay pectin. Samantalang ang hilaw naman ay nagtataglay ng resistant starch na umaaktong soluble fiber. Ang pectin at soluble fiber ay tumutulong mag-moderate ng blood sugar levels pagkatapos kumain. Nagpapawala din ng gana kumain ang dalawang uri ng fiber na ito dahil pinapabagal nito ang digestion ng pagkain sa tiyan. Ang pagkain ng potassium-rich diet ay nagpapababa ng blood pressure at ang tao na kumakain ng sapat na dami ng potassium ay bumababa ng 27% ang tsansa na magkaroon ng heart disease. Meron din itong magnesium na importante para sa ating mga puso. Ayon sa pag-aaral, sa isang 13 years old na babae na napag-alaman na kumakain ng 2 hanggang 3 saging sa loob ng 1 linggo, ay bumababa ang tsansang magkaroon ng kidney disease ng 33%. Napakaraming benepisyo ng saging sa atin, kaya para mapanatiling healthy ang katawan, ay ugaliing kumain ng saging at isama sa regular diet natin para makaiwas sa sakit. Itlog. Isa ito sa pinakamasarap na pagkain, kaya lang marami ang takot na kumain nito dahil kilala ang itlog na nagtataglay ng mataas na kolesterol. Ang itlog ay mayaman sa vitamin B, C, D, E at K. Pinapababa nito ang blood pressure ng katawan at mahusay na pagkunan ng protein. Ang itlog ay mayroong 6 grams na protein. Meron din itong omega-3 na mabuti sa puso. Taglay din ito ang 9 na uri ng amino acids. Nakakapagpababa ng kolesterol, ngunit ito ay maituturing na good kolesterol. Ito din ay nakakapagpatalino dahil ang bawat itlog ay may 20% na choline na importante para sa phospholipids na kinakailangan upang maging alerto at matalas ang pag-iisip. Mataas din ang lutein at mahusay itong bitamina para sa mata. Sa madaling salita, ito ay pampalinaw ng mata. Ang bawat itlog ay may 50 mg na calcium,
at ito ay pwedeng makaiwas sa pagkakaroon ng colon at breast cancer. Peras. Ang pagkain ng pera sa isang araw ay maaaring maiwasan ang breast cancer up to 34% sa mga kababaihan pagkatapos magmenopause. Ito din ay mababa ang allergenic reaction kapag kinakain, kaya ang prutas na ito ay pwedeng ipakain sa mga bata at sanggol. Ang prutas na ito ay mataas ang nilalaman na antioxidants tulad ng vitamin C at iron na tumutulong magpalakas ng immune system ng katawan upang labanan ng iba't ibang mga sakit. Ito din ay pwedeng kainin araw-araw para maiwasan ang mga problema sa lalamunan. Mansanas. Ito ay nakakapagbigay ng sapat na level ng fiber sa katawan at maganda sa iyong diet. Masisiguro nito ang digestive regularity at sagot sa constipation. Ang may sapat na fiber sa katawan ay may laban sa nakamamatay na sakit tulad ng cancer at heart diseases. Kaya din itong maiwasan ng hemorrhoids at Crohn's disease. Nakakatulong din ito sa pagbabawas ng timbang at kontra-asthma. Napatunayan din na epektibo ang mansanas kontra sa mga pulmonary health problems at ayon pa din sa pag-aaral, ang ilang kababaihan na kumakain ng mansanas ay bumababa ang peligro dala ng sakit na type 2 diabetes. Dagdag kaalaman, marahil ang iba sa atin ay binabalatan ng mansanas bago kainin. Ngunit kung gagawin ito ay mawawala ang nutrisyon ng prutas dahil ang balat ang pinakamasustansyang parte ng mansanas. Suha at grapefruit. Alam mo ba na madaming benepisyo ang suha at grapefruit? Ito din ay kabilang sa mga citrus fruits tulad ng oranges at dalandan. Maraming bitamina ang makukuha dito tulad ng vitamin C, A, B1 at B2. Kasama din dito ang calcium at iron. Ito ay mababa ang calories at hindi nakakataba. Ang bawat 100 grams ng suha ay meron itong 44 calories lang. Dahil dito ay pwede itong kainin ng mga may diabetes at mga overweight. Ito ay nakakatulong din sa pag-iwas sa cancer, lalo na sa breast cancer. Dahil ang suha ay may sangkap na bioflavonoid. Para sa matataas ang kolesterol, ito ay may sangkap na pectin na nakakatulong sa pagtanggal kolesterol sa ating katawan. Ito ay mainam din sa may mga sakit sa puso at may bara sa ugat. Kapag kumain ka ng mga prutas na ito ay parang uminom ka na din ng vitamin C. Ito ay pwede din sa mga may diabetes, pero dapat 3 hanggang 4 na hiwa lang ang kainin at huwag ubusin ang buo. Kapag bibili ng suha ay piliin yung mabigat, mabango at malinis ang balat. Ang mapupulang suha ay mas masustansya at mas matamis. Gulay at ensalada. Ito ay mayaman sa potassium na nakakatulong para maging healthy ang daloy ng blood pressure. Ang dietary fiber ng gulay ay nakakatulong bumaba ang cholesterol level at posibleng mailayo sa sakit sa puso. Ito ay mayaman sa vitamin A upang maging healthy ang ating paningin at para sa balat upang maiwasan ang infections. Ito ay mayaman din sa vitamin C na nagpapahilom ng sugat at upang mapanatiling malusog ang gums at ngipin. Para sa mga buntis, kayo din ay dapat kumain ng gulay. Ito ay nagsisilbing folic acid upang matulungan mag-regulate ang red blood cells at para maging maayos ang development ng sanggol. Ilan lamang ito sa mga pagkaing pampapayat na madaling hanapin sa palengke o sa supermarket. Kumakain ka din ba ng mga nabanggit? Comment down below para malaman ko ang kasagutan nyo. Kung nagustuhan nyo ang topic ngayon, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. I'm Isten G. Thank you, Paalam!